Welcome, everyone. My name is Pastor Leonard Mola. And I am Sister Presica Bigding. And this is Plug-In. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. And today we are going to discuss about the implications of COVID-19. Ang malaking tanong po kasi, Pastor, is paano po ba natin titingnan o paano ba ang magiging dapat pagtingin nating mga Kristiyano sa COVID-19? Alam mo, pre, ang COVID-19, para sa akin ito ay may dalawang implication. Una, ito ay pwede natin tingnan in a practical way, and second, in a spiritual way. Ayan, so pwede po ba kayong magbigay ng halimbawa, Pastor, ano yung mga practical implications ng COVID-19? Alam mo, every day napapanood natin sa balita ang ating Department of Health. Lagi silang naglalabas ng mga kung ano yung dapat natin gawin. At siguro, no, itinuturo sa atin dito yung ating physical hygiene. Siguro yung iba sa atin, hindi tayo sanay na tayo ay lagi naglilinis ng ating katawan. Naguhugas ng kamay. Yes. Pero ngayon, tinuturuan tayong maging malinis. Ayan, that's one. No? Kasi totoo naman, hindi natin minsan to napapansin. No? Maliliit yes. na bagay, pero nanineglect po natin ang paghuhugas ng kamay at bago kumain yes. or hindi na natin alam ano yung mga pinaghahawakan natin, tapos ahawak tayo sa face, sa nose yes. ayan, pero ngayon po nagiging aware po tayo yes. ayan, tama po. At isa pa rin, tinuturuan tayong mahalin natin ang ating environment. Ayun, kasi talaga namang aminin man natin o hindi, talagang hindi tayo conscious, no? Ganun na lang kung magkalat tayo sa ating kapaligiran natin. Ayun, tama. Siguro sa panahon yes. ngayon, mas magiging concern na po tayo sa yes. ating kapaligiran. And Pastor, about technology, nagkaroon din po siya ng effect, no, na gaya ngayon, tayo po ay lumipat na, nag-adjust po tayo. Tayo po yung nag-adapt, no, sa changes yes. na kailangan na nating mag-usap-usap online. Yes. We have online devotions. We have we make use of technology para po makapag-communicate at maging connected. Pero Pastor, ano sa palagay niyo, may nagawa po ba ang technology dito mo, sa pre, COVID-19? Ilang buwan na rin ang karamdamang ito na wala pang solusyon. At kung titingnan natin worldwide, talagang napaka-high-tech na natin sa panahon ngayon. Pero wala pang medicine o vaccine na nade-develop for this itong virus na to, itong COVID-19. At isa pa rin talagang makikita natin, no, kahit na anong yaman or advance ng isang bansa, talaga namang wala pa rin nagagawa. Yun ang katotohanan. Yun, tama po yun. No? Talagang mayaman, mahirap, talaga pong lahat tayo ay apektado nito. Yes. At sabi nga po, no, sa World Health Organization, diniklara na po itong pandemic, yes. which means buong mundo po ay apektado ng virus na to. Mm-hmm. At talaga pong nakaka-alarma kasi mayaman at mahirap na bansa ay apektado po nito. Mm-hmm. Pero tingnan din po natin, Pastor, ano po ba yung spiritual implication naman nito? Mm-hmm. Paano natin siya titingnan sa spiritual aspect, Pastor? Pero siguro bago tayo lumipat sa spiritual, isa rin na maganda nating tingnan, kasi ang ating government ay nag-declare ng community quarantine. Tayo po, no, bilang mga mamamayan, we need to obey. Kasi yes, kung titingnan natin, no, ang ating mga hospitals, talagang very limited ang kaya niyang i-accommodate. Ngayon, kung lahat tayo ay magkakasakit, wow, napakalaking problema. Yes po. We need to obey, no, the authority. Kasi sinasabi ng Bible na bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, kailangan obedient po tayo sa authority sa ating po mga namamahala sa ating lipunan.
Ayan, tama po yun. So mga kapatid, huwag nating gawing masama yung tingin natin sa sitwasyon. No, ang iba sa atin, inconvenient, nahihirapan tayo sa pag-travel, papunta sa mga trabaho, may mga nag-cancel, nahihirapan tayo sa means of transportation, may mga checking and all. Pero ito po ay para po sa ating kapakanan. Yes. Ayan. Ngayon naman, sa tanong mo kanina, sa spiritual implication nito, alam mo pre, para sa akin ito ay isang reminder at isang eye-opener para sa ating lahat. At alam mo, ang itong COVID-19, pwede nating tingnan ito kung ito ba ay testing from the Lord or ito ay discipline from the Lord. Ayan, so paano po ba natin ma-identify, Pastor, kung yun po ay testing or yun po ay discipline? Alam mo, sa Bible, kapag sinabing testing, ito ay, lalo na sa sinasabi sa 1 Peter, kapag tinetest ni Lord ang ating pananampalataya, sabi nga doon, ito ay pinapadaan sa apoy para malaman kung talagang totoo at para tumatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Testing yon. Sabihin, walang kasalanan pero may mga testing. Ang purpose ay para lumalim tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon at lalo pang tumatag ang ating pananampalataya. Ang discipline naman ay merong kasalanan at kailangan na ito ay consequence, no, yung discipline. Parang kung ito'y dadalhin natin ang usapan sa pamilya, sa ating mga anak, kapag meron silang ginagawang pagkakamali, kailangan ng disiplina. Yes. Tama po yun. So ito po ang tingin natin, more of discipline po ito ng Panginoon. So meron ba tayong pagkakamali dito? Pastor, ano po kaya ang sinasabi ng Bible with regards po sa discipline? At alam mo pre, kapag ka dumidisiplina ang Panginoon, ito ay kapahayagan din ng kanyang pag-ibig sa atin. Pero sabi ng Revelation 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Alam mo, dito sinasabi sa verse na ito na ang Panginoon ay hindi siya one-sided. Ang kanyang character ni Lord, siya ay tama, siya ay pag-ibig, pero siya rin ay just, makatarungan Diyos, na dumidisiplina sa kanyang mga anak kapag nagkakamali. Sa atin, on our part, ano yung response natin? Kailangan bigyan pansin natin to. At kung meron tayong nakikita personal, sa para po sa ating mga tagapanood, no, kung meron po tayong personal na nakikitang mga pagkakasala o pagkakamali po sa ating buhay, we need to repent. Meaning, no, stop sinning. Balik po tayo sa Panginoon. Amen. Ayan, so mga kapatid, no, napakaganda pong tingnan din natin ang positibong side ng COVID-19. Actually, pre, no, itong sinasabi rito ay it is not about religion or it's about denomination. At alam niyo po, ito po ay usaping relasyon natin sa Panginoon. At ang COVID-19 po ay, totoo yung sinabi mo kanina, ito ay diniklara na ng World Health Organization na ito ay isang pandemic. Meaning, ito ay isang malalang sitwasyon buong mundo. At may saktong-saktong verse na sinasabi rito ang Panginoon. In 2 Chronicles 7:13-14, sabi po dyan sa verse 13, if I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locust swarms to eat up all your crops, or if I send an epidemic among you. Ayun, no, pansinin mo yung word na yun, no? If I send an epidemic among you, now, ano yung gagawin natin? Ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin? Solution, Pastor. In verse 14, anong sinasabi niyan, pre? Then if my people will humble themselves and pray and search for me and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven and forgive their sins and heal their land. Imagine, yan yung nais ng Panginoon sa atin. Napakalinaw na buong mundo, talagang rampant ang kasalanan. Rampant ang kasamaan. At what we need to do, we need to humble ourselves and pray and seek Him. At sabi doon, and turn from their wicked ways. Kailangan talikuran natin ang mga kasalanan at manumbalik tayo sa Panginoon. At kapag ginawa natin yon, papakinggan tayo ng Diyos.
Wow. So mga kapatid, no, ito po yung maganda nating makita na tingnan din natin yung ating mga sarili, isang pagkakataon po para magnilay yes. tayo sa ating mga pamumuhay. Ano po ba ang, kumusta po ba tayo? Kumusta ang ating espiritual na buhay? Kumusta ang ating relasyon sa ating Panginoon? At alam mo, pre, para sa lahat, ito ay isang nakakatakot na sitwasyon. Pero mga kapatid, no, gusto ko pong sabihin sa inyo, we don't need to fear. Hindi natin kailangan matakot. Ano yung dapat natin gawin? We need to plug in to the main source. We need to plug in to the main source. Actually, sabi ng ating Panginoon, sabi niya in John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. At sabi niya, no, I am the vine, meaning He is the main source. Wow. He is the main source. I am the vine and you are the branches. If you remain in me, meaning the word remain, we need to plug in. Kailangan nakakonect tayo kay Lord. Tayo kay Lord. At kapag connected tayo sa Panginoon, for sure, we will experience peace. Wow, yan pong peace ay parang napakahirap hanapin. No? Yes. Hindi po siya nabibili sa palengke. Pero sa mga panahon ngayon, for sure, meron pong mga nanonood na nababagabag, Pastor, no? Ah, talaga pong natatakot, nababagabag, walang kapayapaan with regards to this situation. Sa mga nangyayari pag nanood ka ng TV, no, sa Facebook, marami pong mga post na talaga pong magtatanggal lang yung kapayapaan. Pero salamat po sa salita ng Diyos na sinasabi niya sa atin. Kapag tayo naka-plug in, tayo po ay makakatagpo ng kapayapaan. And ano pa, Pastor, ang pwede po nating makuha? Alam nyo, totoo ba yun kapag naka-plug in tayo kay Lord is mararanasan natin ang kapayapaan? Yes. Kaya nga sabi niya sa John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. At malinaw dito na sinasabi ng Panginoon na ang kapayapaan, tanging sa Kanya lamang ito matatagpuan. Ang mundo, limitado ang maibibigay sa atin ng mundo. Pero ang tunay na kapayapaan sa Panginoon lamang natin matatagpuan. At hindi lamang kapayapaan ang ating matatagpuan sa Panginoon kapag tayo ay connected kay Lord. Pangalawa, we will experience security. Ayan, security. Speaking of security, Pastor, sinisiguro po ng ating gobyerno tayong pong lahat ay maging secured. Yes. No, actually, nakakalat po ang lahat ng mga kapulisan, sundalo. May mga checkpoints po tayo. Pero ano sa palagay niyo, Pastor, talaga po bang secured tayo sa mga panahon na to? Alam mo, pre, sa mundong ito, walang makakapagbigay sa atin ng tunay na kasiguruhan. Ang Panginoon lamang. And truly, we are secured in God's love. Sabi nga sa Romans 8:35, 37-38, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. At sabi sa verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ibig sabihin lang yan, kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, nasa buhay natin, sigurado tayo ay safe and secured ang buhay natin. Ayan. So, napakaganda po ng ating discussion ngayon. Maganda pong ilipat natin sa Panginoon ang ating pag-asa. Sa Panginoon tayo kumuha ng kapayapaan at kasiguruhan. Ayan. At alam mo, pre, hindi lamang kapayapaan, hindi lamang seguridad ang ating matatagpuan kapag tayo connected kay Lord. Meron pang pangatlo. Kapag tayo ay connected, naka-plug in kay Lord, we will experience salvation. Yun po ang pinakamahalaga. Kaligtasan. Yes. At alam mo, sinasabi sa John 6:47 na sinasabi ni Jesus, I tell you the truth, anyone who believes has eternal life. Kapag tayo ay buong pusong magtitiwala sa Panginoon, tayo ay may buhay na walang hanggan.
At alam mo, pre, para tayo ay manatiling naka-plug in kay Lord, connected sa ating Panginoon, ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Sabi niya sa John 15:9-10, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love." Meaning, kailangan natin ng personal love relationship sa ating Panginoon. Without personal relationship kay Jesus, alam mo, hindi natin matatagpuan ang kapayapaan. Hindi natin matatagpuan ang seguridad. Hindi natin matatagpuan ang kaligtasan. Amen. Ayan, maganda pong nabanggit nyo yan, Pastor, no? Kasi po ang maaring may mga nanonood po sa atin ang sinasabi nila, nagsisimba naman ako, kilala ko naman ang Diyos, pero maganda pong makita natin na mas kailangan pa pala, mayroon pa palang pwede tayong gawin, mas kailangan tayong lumapit pa. Yes. At yung sinasabi nyo, Pastor, na love relationship, no, na pwede nating gawin po, pwede tayong i-check natin yung ating sarili, yung ating, yes, mga puso, no, hindi ito sapat na kilala mo lang siya or nagsisimba ka lang, kundi meron kang love relationship sa ating Panginoon. At alam mo, pre, lahat ng tao nagsasabi naman, yes, mahal ko ang Panginoon. Pero according to this verse, sa verse 10, makikita natin kung sino ba talaga yung tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, ang mga tunay na nagmamahal sa Panginoon, sabi niya, "If you keep my commands, you will remain in my love." Kapag ka sinusunod natin ang kanyang utos, no, ibig sabihin lang, tayo ay nanatili sa pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya sinasabi rito, no, true love results in complete obedience to Him. Ang totoong umiibig sa Diyos ay tunay na sumusunod. 100% susunod ka sa Panginoon. Kaya pakatandaan po natin, no, to remain plugged into Jesus, first, we need a personal relationship to Jesus Christ. And second, true love results in complete obedience to Him. Amen. Ayan, napakaganda po ng mga sinabi ni Pastor. Kailangan talaga nating mag-plug in, yes, to the main source, which is Jesus Christ. Yes. And so, nais ko pong ipabatid sa lahat, no po, na with all this going on sa ating paligid, sabi nga po, hindi natin alam kung ano mangyayari. So, better be safe and better be secured sa presence ng Panginoon. Don't die without Jesus. Ngayon, mga kapatid, sa mga online viewers namin, kung ikaw ngayon ay kinakausap ng Panginoon, alam mo, kapatid, ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, ito ay napaka-unusual. Merong spiritual implication ito sa atin. Merong nais iparating sa atin ng Panginoon. At ngayon, kung gusto mong ikaw ay makakonek sa ating Panginoon, kailangan mo ng personal relationship sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa oras pong ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na mapag-usapan namin, Panginoon, ng isang napakahalagang bagay sa mga nangyayari sa aming kapaligiran ngayon, Panginoon, Lord. Ito po ay hindi kontrolado ng technology, hindi kontrolado ng pera, hindi kontrolado ng sinuman, mayaman o mahirap. At Lord, sa nangyayari ngayon na iniwala kami, meron po kayong malalim na pinaparating sa amin. Meron kayong malalim na mensahe sa amin. Lord, buksan niyo po ang aming spiritual na pangunawa. Buksan niyo po ang puso ng aking mga kapatid. Sa lahat ng aming mga online viewers, O God, Lord, Panginoon, please open their spiritual eyes. Please open their hearts, Panginoon, O God. Soften their hearts, Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, kayo po, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay, O God. At ngayon, kapatid, kung gusto mo magkaroon ng personal relationship kay sa ating Panginoon, kung gusto mong ikaw ay makakonek kay Jesus Christ, kung gusto mong maranasan ang kapayapaan, ang seguridad at ang kaligtasan, tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Sundan niyo po ang panalangin ito, sabihin natin, Panginoon, Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo. Ako po ay lumalapit sa inyo. Humihingi ako ng kapatawaran. Humihingi ako ng kapatawaran. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus. Tinatanggap kita, Jesus. Bilang aking Panginoon. Bilang aking Panginoon. At aking tagapagligtas. At aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you so much, Pastor. Marami po kaming natutunan sa inyo. At maraming maraming salamat din po sa lahat ng aming mga tagapanood. Pre, maraming salamat din sa time mo. Maraming salamat din sa mga na-share mo. Napakaraming naming natutunan din sa iyo. You're welcome po. Again, my name is Pastor Leonard Molo. And I am Sister Presi Kabigting. See you again on our next episode of Plug In. God bless everyone.